tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin, sa pananatili sa amin at sa pagliligtas sa amin sa gitna ng napakaraming tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon na iyong ipinasya. Salamat sa paghiwalay sa amin mula sa sanlibutan at sa paggabay sa amin upang mabuhay sa natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Salamat sa pagsama sa amin ng nakaraang taon upang mabuhay kami sa iyong tulong at gabay. Salamat po sa panibagong taon na ito. Ang Panginoon na nagpapasa ng aming kahinaan at nag-iingat sa amin hanggang sa makapasok kami sa kaharian ng Diyos. Pakiusap, mas hawakan at pagkalooban mapu kami ng saganang biyaya at mahabaging kapangyarihan upang hindi na kami mabuhay sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito at maging sa pagnanasa ng laman sa aming natitirang buhay. Pakiusap, hawakan mo po kami ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kami para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Salamat po sa pagtitipon sa amin ngayong unang linggo ng bagong taon. Idinadalangin ko po na ang lahat ng churches sa Korea at sa napakaraming churches sa buong mundo at ang lahat ng brothers at sisters na nagnanais mabuhay sa kanilang natitirang buhay para sa kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon na may bagong puso. Naway, mas panghawakan pa po ninyo kami ng iyong biyaya, kapangyarihan at salita na nais mong maunawaan namin. Pakiusap, kumilos ka po kasama namin upang ang aming buhay ay hindi maging walang kabuluhan sa iyong harapan at upang masunod namin ang iyong kalooban at ang banal na gawain ayon sa iyong nais. Para sa lahat ng churches sa buong mundo, lahat ng brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya sa gitna ng mga paghihirap, taimtim po naming ipinapanalangin na panghawakan mo silang matibay ng mapagbiyayang kamay at kapangyarihan upang maganap ang lahat ng gawain para sa iyong kaluwalhatian. Pagkalooban mo po nawa ng salita, karunungan at kapangyarihan ang lahat ng tagapangaral ng salita. Tulungan mo po ninyo ang brothers at sisters na may sakit sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay at panumbalikin ang kanilang lakas upang walang sinuman ang matisod. O Panginoon, pakiusap, ibigay mo po ang napapanahong salita at hiyag sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, buksan mo po ang aming mga puso upang matanggap namin ang iyong salita at ingatan ito sa aming puso at buhay upang masunod namin ang banal mong kalooban. Nagtitiwala kami sa banal na Espiritu ng Panginoon at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang ating mga Biblia. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayong ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip
ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito at iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Nagsimula na ang bagong taon. Ito ang last session ng winter retreat o New Year retreat at ang unang linggo ng bagong taon. Nais ko po muna kayong batiin. Hindi po sa eleganteng paraan ko po kayo babatiin ng bagong taon, ngunit sa pangkaraniwan lamang po. Happy New Year at mapagpalang bagong taon. Lahat ng tao ay nais pagpalain. At nais din naman ng Diyos na pagpalain tayo. Opo, ang pagpapala na gusto ng mga tao ay iba sa pagpapala na nais ibigay sa kanila ng Diyos. At may mga tao na nais pagpalain, subalit hindi nila alam kung paano ito matatanggap. Iniisip ng mga tao sa sanlibutan na kapag magtrabaho silang mabuti at kapag matalino at makakapag-ipon sila ng marami at mabubuhay ng mabuti. Inaakala nila na ang biyaya ay ang ito yung kumain ng masarap na pagkain, mag-ehersisyo para maging healthy, mahusay sa negosyo, at makapag-aral yung kanilang mga anak sa mabuting paaralan na may magandang kalusugan. Subalit, iba ang kaisipan nating mga Kristiyano tungkol sa biyaya. Iba ang paraan na dapat gawin ng mga Kristiyano kaysa ng mga tagasanlibutan upang tumanggap ng pagpapala. Iniisip ng mga tagasanlibutan na kumain at mabuhay ng mabuti sa pamagitan ng pagsisikap sa trabaho kahit papaano. Ngunit hindi ganito sa atin. Ang maligtas ay biyaya ng Diyos at ang buhay pagkatapos maligtas ay ang mabuhay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mayroong mga biyaya na natanggap natin mula sa Diyos at ang paraan upang matanggap ito ay iba kumpara sa sanlibutan. Bilang pagbati kapag New Year, sinasabi natin mapagpalang bagong taon. Kaya pag-isipan natin sa sandali kung paano pagpapala ang dapat nating matanggap. Anong pagpapala ang dapat nating matanggap? Sinasabi dun sa mga awit, chapter 73, verse 28, para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ngayon, ang pinakadakilang biyaya ay mismo ang Diyos na nagligtas sa atin, ang ating Ama. Ito ay biyaya sa atin na mapalapit sa makapangyarihang Diyos na lumikha at namumuno ng langit at lupa. Sinasabi ng mga tao, ang pagiging malapit sa mga makapangyarihang tao ay biyaya. Bakit? Kapag malapit ka sa makapangyarihang tao, ay maaring may matanggap kang kaunting maibabahagi niya, kaya sinisikap nating mapalapit sa kanya. Bilang mga Kristiyano, ito ay biyaya na mapalapit sa Diyos na siyang pinagmumulan ng pagpapala. Kaya paano tayo mapapalapit sa Diyos? Sinasabi sa mga awit, chapter 145, verse 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Sa kanila na taos pusong nananalangin. Ang Diyos ay malapit sa ganitong mga tao. Siyempre, ito ang mga ligtas na Kristiyano. Sinabi niya na siya'y malapit sa ating mga ligtas, sa lahat ng taos puso at taimtim na nananalangin. Sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, sinasabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang pagpapala na matanggap ng mga Kristiyano ay nakasulat sa Biblia.
Sa Mateo 5, sinabi ni Jesus ng detalyado kung sino ang tatanggap ng pagpapala at kung anong uri ng gantimpala ang nakalaan, at sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Ang mapalapit sa Diyos ay hindi lamang sa pananalangin, kundi ang mapalapit din naman sa salita ng Diyos. Bakit? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nakikilala natin ng Diyos, at sa pamagitan ng salita ay nakakatagpo natin ng Diyos, at ang mabuhay ayon sa salita ay ang mabuhay kasama ang Diyos. Kung kaya't upang mapalapit sa Diyos, kailangan nating magbasa ng Biblia. Ang pakinggan at basahin ng salita ay ang magturo at matuto ng salita. At mapapalad ang mga taong nag-iingat nito sa kanilang puso at buhay. Kailangan nating ingatan ito. Kaya nga sa Santiago 1:25 sinasabi, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan ng kalayaan at hindi nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kung nakinig ka ng salita at kinalimutan ito, ito ay walang kabuluhan. Kahit magbasa at makinig ka, ngunit hindi mo iniingatan ang salita sa iyong puso at buhay, wala kang kinalaman sa salita ng Diyos. Kaya po sinabi ng Diyos, hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, ang ganitong uri ng Kristiyano ay pagpapalain sa kanyang gawa. Kaya't natatanggap natin ang biyayang pinangako ng Diyos tuwing tayo'y nananalangin, nagbabasa, nakikinig, nag-aaral ng Biblia at nag-iingat ng bawat salita ng Diyos hanggang sa ating makakaya. Happy New Year! Ang ibig sabihin ay mas lumapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo ng mas taimtim, magbasa at makinig ng salita at mag-ingat ng salita sa ating mga puso at buhay upang matanggap ang pangakong pagpapala mula sa Diyos. Kaya umaasa ako na makakamtan natin ang pagpapala na nais ibigay ng Diyos para sa taong ito at makapamuhay tayo ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa ating natitirang buhay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayon, bilang last session ng ating New Year Retreat, may ibabahagi po akong mensahe sa inyo. Ang New Year Retreat, ito yung panahon para gumawa tayo ng resolusyon kung paano mamumuhay at maisagawa ang mga plano natin habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Nagpalit na tayo ng bagong kalendaryo at tayo ay tumanda na ng isang taon at lumago na rin tayo sa ating pananampalataya. Tama nga po ba? Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ito yung sinabi doon sa 1 Corinto chapter 13 verse 11. Ang ating pananampalataya ay ganap na. Ang ating sinasabi, iniisip at ginagawa ay tulad na sa isang may gulang o ganap na Kristiyano. Tama po ba? Mataas ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayong bagong taon. Ang magulang ay umaasa na yung kanyang anak ay lalaki ng maayos. At kapag tumanda na, ay umaasang may magagawa sila. Mayroong nais na gawin ang Diyos sa pamagitan natin. Kailangan natin pag-isipan kung ano ito. Kaya nga, doon sa Santiago 4:13, sabi, hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Yung salitang hali kayo ngayon, ito'y nangangulugang makinig ng maigi sa salita ng Diyos na may pusong nag-iisip kung paano mamumuhay at maunawaan kung ano ang dapat nating gawin. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan.
ng ang Biblia, nang maisulat po ito, marami sigurong tao ang pumunta sa ganito o ganong bayan. Ito'y para kumita ng pera dahil sa bagong sibilisasyon, at mga bagong industriyang nabuo, bagong gawang mga kalsada. Katulad sa panahon natin ngayon, nagpaplano sila ng isang taon, plano ng isang dekada, at iniisip kung anong gagawin sa hinaharap. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at nananatili doon ng isang taon. Libre naman ang magplano para sa isang taon o kahit sa 10 taon pa nga po. Subalit, ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Naglalaho. Sinasabi sa ating buhay na ang ating buhay ay tulad ng singaw na liliparin lang ng hangin. At tapos ito, sa sandaling panahon ay maglalaho ito. Kahit pa subukan nating habulin ang singaw na iyon, hindi natin ito magagawa. Ito ay isang ilusyon. Merong kasabihan na ang buhay ay isang tagsibol na panaginip. Isang magdamag na panaginip. Nawawala na kapag tayo'y nagising. Magising tayo sa walang katuturan na panaginip. Kinakailangan magplano. Yung plano ng gobyerno para sa bansa. Plano ng pamilya para sa kanyang pamilya. Plano ng iglesia para sa iglesia. Plano para sa darating na taon at susunod pang mga taon. Bakit? Dahil meron tayong kailangang gawin. Subalit, ang plano ba ang para sa kapakanan mo? O ito ba'y para magawa ang kalooban ng Diyos? Kailangan mo itong suriin ng mabuti. Kailangan mo itong pag-isipan ng may katapatan sa harapan ng Diyos. Lahat ba ng pinaplano natin ay nararapat sa paningin ng Diyos? Gusto ba natin gawin ang gusto ng Diyos na gawin natin o gusto lang natin gawin ang kagustuhan natin? Ito yung napakahalagang usapin. Kaya ang pamagat ng mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo ay plano ng tao at kalooban ng Diyos. Ang plano ng tao ay tinutukoy dito yung plano natin, nating mga Kristiyano hindi ng sanlibutan. Ang buhay natin ay napakaigsi. Ang buhay natin ay napakaigsi. At yung buhay natin, ito ay nasa kamay ng Diyos. Ang Kristiyano ay dapat pag-isipan kung paanong mamuhay ayon sa pamumuhay ng Diyos at ang oras na binibigay sa atin ng Diyos. Dapat nating naisin ng lubusan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Ganun dapat yung ginagawa natin. Kaya nga dun sa Isaiah chapter 53 verse 6. Tulad tayo ng mga tupa na iniwan ang kanyang pastol, naligaw at ang bawat isa ay lumihis sa kanyang sariling daan. Kapag sila ay nagpatuloy hanggang sa dulo, ito'y impyerno. Sa kabilang banda, minahal ng Diyos ang mga makasalanang namumuhay ayon sa kagustuhan ng kanilang laman at mauhulog sa walang hanggang pagkawasa, kaya ang Diyos ay iniligtas tayo sa kanyang biyaya. At sa natitira nating buhay, ginagabayan tayo ng Diyos sa katotohanan at sa daan ng ating buhay, ang buhay natin ay nabago na. Sabi nga doon sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang Diyos ang daan na nagpapakita sa atin ng daan na dapat nating tahakin.
Si Jesus yung daan. Ang katotohanan na nagtuturo sa atin ng daan. Ang katotohanan ay ang salita. Kung mamumuhay ayon sa katotohanan, makakarating ka sa buhay. Walang hanggang buhay. Kayo ngayon ay hindi na mga tupa na naliligaw at iniwan ang kanyang pastol. Tulad ng sinabi doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 25. Sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Hindi na tayo tulad ng mga tupa. Ang Panginoon ang ating walang hanggang pastol at tagapag-alaga na gumagabay sa atin. Bumalik na tayo o bumalik na kayo sa tagapag-alaga. Ngayon ang daan natin ay sigurado na. Sabi, the bright road to heaven is in front of me. The bright road to heaven is in front of me. Maliwanag na daan patungo sa langit. Inihanda na ng Diyos ang daan simula nang tayo ay maligtas hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay hindi na tayo nabubuhay sa sarili nating daan. Hindi na tayo ang nagdidesisyon para sa landas na ating tatahakin. Ang Diyos na ang unang nagdesisyon kung paanong mamumuhay ang mga ligtas na Kristiyano sa kanilang natitirang buhay. Kaya nga sabi dun sa Awit chapter 23 verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Hindi lamang niya iniligtas ang ating kaluluwa, ginagabayan din niya tayo sa kanyang biyaya, buhay at kapangyarihan sa landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Buksan natin sa Awit chapter 32. Basahin natin yung Awit chapter 32. Awit chapter 32. Verse 8 hanggang 9. Awit 32, 8 hanggang 9. Awit chapter 32, verse 8 hanggang 9. Aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayo maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa, na ang gayak ay may busal at paminkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Dito ituturo ko ang daan na dapat mong lakaran. Tinuturo ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran. At naliliwanagan tayo dahil sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin sa pamagitan ng salita kung paano dapat mabuhay ang isang Kristiyano. Malinaw na iniayag ng matamis at mahiwagang salita ng Diyos ang ating lakad at pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang yung pagpunta kung saan maginhawa. Merong kasabihan, kung nais mong pumunta sa Seoul mula sa probinsya, kahit paano ka magbiyahe, okay lang kung makakarating ka sa Seoul. Pwede kang mag-eroplano, tren o kotse, pero ang daan ay naitakda na. May isa lamang paraan upang tayo'y mapunta sa langit. Kailangan pumunta tayo sa daan lamang na itinakda ng Diyos. Mga awit 32:8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang mga salitang ito ang nagtuturo sa ating daan. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Itinuturo sa atin ng Espiritu Santo ang daan na dapat lakaran at binibigyang pansin din niya kung tinutungo natin ito o hindi. Nang ako'y pumunta doon sa Jeju Island upang mag-evangelize, nagtanong ako kung paano pumunta doon. Paano ba pumunta doon? Nagtanong ako. Tinuruan ako ng isang ginang.
Pumunta ka doon, padyan ka pagdating sa intersection. Kaya pagkatapos ko maglakad ng medyo mas mahaba at tumingin sa palibot, dumating ang ginang at sinabi, "Mister, patuon ka." Sa tingin ko napakabait niya. Itunuro niya ulit ang daan at hindi ko na nakalimutan. Tinitignan niya pala ako kung papunta ako sa daang itinuturo niya. Nagulat ako. Salamat. Ipinapakita ng Panginoon ang daan na dapat nating lakaran at tayo binibigyang pansin. Binibigyang pansin? Ibig sabihin, lumakad man tayo ng maayos o hindi, o lumakad man sa kanan o kaliwa, binibigyang pansin niya ako at dinidisiplina. Huwag tayo maging walang muwang o unawa na gaya ng kabayo o mula. Hindi ginagawa ng hayop ang tinuturo sa kanya. Kumikilos ito ayon sa katigasan ng kanyang ulo. Paano naman ang kabayo o mula na walang unawa? Ang kabayo ay dapat na may paminkaw sa kanyang bibig, ang baka naman ay dapat may kawit sa ilong, at ang mula ay dapat pangunahan sa pamagitan ng paminkaw sa likod nito. Kung hindi, lalakad ang hayop sa paraang gusto niya. Kaya ang mga Kristiyano ay dapat lumakad ayon sa itinuturo sa kanya o sa kanila ng Diyos at huwag maging walang unawa na gaya ng kabayo o mula. Kung hindi ko susundin ang utos ng Diyos, lalagyan niya ako ng paminkaw at pamato at pangungunahan ako. Huwag tayo maging ganito. Kung hindi tayo tunay na makikinig sa Panginoon, tayo'y hahagupitin at ibabagsak sa lupa. Alam ba ninyo ito? Ngayon, dapat natin itong seryosohin. Ngayon, tayo'y ligtas na. Pupunta ba tayo sa langit sa paraang gusto natin? Tama ba ito? Ang Panginoon ay nagtakda ng daan para sa atin. Nais ninyong lumakad sa ibang daan? Mga awit 32:8. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Ipinapakita ng Panginoon sa atin ang daan araw-araw. Kaya nga, sa mga awit chapter 37 verse 23, itinakda at tinitignan ng Diyos ang hakbang ng tao. Tignan natin, awit chapter 37. Awit chapter 37 verse 23 hanggang 24. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Itinatakda ng Diyos ang hakbang ng tao. Kaninong hakbang? Itinatakda na ng Diyos ang lakad ng mga born again Christians at mga anak ng Diyos. Malinaw ang kanilang patutunguhan. Ang Panginoon ay nasisiyahan sa daang iyon. Ang Panginoon ay nasisiyahan na lumalakad ako sa daang iyon. Huwag tayong lumakad sa ibang daan. Dapat tayong lumakad dun sa daang nakakalukod sa Diyos. No turning back, no turning back. Alam ninyo ba? Kung ako'y maligaw sa maling daan, ayaw ng Diyos na manatili ako doon. Siya'y nasisihan sa kanyang lakad. Ngayon, habang ako'y lumalakad sa daang itinakda ng Diyos, hindi ako lubusang babagsak bagamat ako'y bumagsak. Kung tayo'y lumalakad sa daang itinakda ng Diyos, maaring magkaroon ng kahirapan, kapigatian at maraming matisod. Maaring matisod. Subalit, hinahawakan ako ng Panginoon. Sa gayon, ang mga lumalakad sa daan ng Panginoon ay hindi lubusang babagsak bagamat sila'y bumagsak. Dahil hinahawakan siya ng kamay ng Panginoon, ang Diyos ay nasa atin. Kung mahulog ang anak habang lumalakad ang ina, agad niya itong niyayakap. Kaya nga sabi dun sa himno, "I will go to heaven by being caught in my Lord's hand." Hinahawakan ako ng Panginoon at lumalakad sa daang iyon. Ngayon, this is so sweet to walk with Jesus step by step and day by day. Natatakot ka ba? Anong ikinakatakot mo kung kasama mo ang Panginoon? Iyon ay kung lalakad ka sa daang iyon.
Tingnan natin sa Isaiah, sa Biblia natin. Mas mabuti na basahin natin ito ng sabay-sabay. Kaya, kaysa sasasabihin ko lamang, Isaiah chapter 55, verse 8 hanggang 9. Isaiah chapter 55, verse 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa iyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa iyong mga pag-iisip. Ang aking pag-iisip ay iba sa iyo. Ang pag-iisip ng Diyos at tao ay magkaiba. Ang aking paraan at iyo ay magkaiba. Ang daan na itinakda ng Diyos at ang daang nais lakaran ng Diyos ay magkaiba. Kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa iyong pamamaraan. Ngayon, dapat tayong lumakad sa daang itinakda ng Diyos para sa atin sa halip na mamuhay ng naayon sa ating sariling pag-iisip. Tingnan natin dun sa mga awit, chapter 1, verse 6. Ang sabi doon sa awit, chapter 1, verse 6, sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Kung lalakad ka sa daang itinakda ng Diyos sa iyo, sasa iyo ang Diyos at tutulungan kanya. Mga awit, chapter 1, verse 6, ngunit napapahamak ang lakad ng makasalanan. Ang sariling daan na iyong nilalakaran ay daan ng pagkawasa. Iniisip ng ilang tao, ito'y magiging maayos kung mamumuhay sila ayon sa nais nila, subalit hindi. Ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Naiinggit pa rin po ba kayo sa kanila? Kaya nga doon sa awit, chapter 37, verse 5 hanggang 6, ipinagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinang niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ang kahulugan ng talatang ito ay huwag kang lumakad sa iyong sariling daan. Ipaubaya ang lahat sa Diyos at lumakad sa daang iyon. Talikuran ang iyong sariling pag-iisip at mamuhay ng naayon sa pag-iisip ng Diyos. Iyon ang pagtitiwala sa Diyos. Kung ganon, ang Panginoon ang gagawa nito. Tingnan natin sa mga Kawikaan, chapter 5. Kawikaan, chapter 5, verse 21. Kawikaan chapter 5 verse 21. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon. Nangangahulugang saan man tayo pumunta, tayo ay nasa paningin ng Diyos. Sa ibang salita, minamasdan tayo ng Diyos. Hindi tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. Ang katotohanan ay pinagmamasdan din ng Diyos maging ang mga hindi ligtas. Ang lakad ng masasama ay ang lakad ng pagkawasa. Bilang mga Kristiyano, ang ating lakad ay nasa harapan ng Panginoon. Hindi tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. Sa ngayon, dahil sa mga CCTV, kung merong nagkasala at tumakas, huliin sila sa pamagitan ng CCTV. Tinitingnan sila doon sa CCTV. Itutuwid niya ang lahat ng lakad. Kung lalakad ka sa daang plinano ng Diyos, ito'y iingatan ng Diyos. Itutuwid niya, ibig sabihin, siya ang mananagot sa atin. Kaya, pinagmamasdan ng Diyos ang ating lakad at tinitimbang ang daang nilalakaran natin. Binabantayan niya tayo parang apple of His eye. Kaya, makakatakas kaya tayo sa paningin ng Diyos?
Tatakas ka ba? Nang si Jonas ay pumunta sa Ninive, sinabi niyang siya ay pupunta sa Tarsis at sumakay sa barko. Siya ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko. Subalit, nakatakas ba siya sa Diyos? Sa huli, nahuli siya ng Diyos at itinapon sa dagat at inihanda ang isang isda. Kung titingnan nga natin doon sa Genesis chapter 1, ang likain ng Diyos ang isda, mayroong espesyal na pagkakasunod-sunod. Nasusulat na ito'y isang malaking isda. Ito is special. Maari naman niyang sabihing isda lang. Subalit, bakit sinabi niyang malaking isda? Ito'y para kay Jonas, sa sandaling ito, upang lunukin siyang buo. At pagkatapos ay iniluwa siya sa harap ng lungsod ng Ninive. Ano? Maari ba siyang pumunta ng naayon lamang sa kanyang kagustuhan? Hindi po. Ngayon, tingnan natin sa Kawikaan chapter 16, verse 3. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Nangangahulugang bagamat ang tao ay maaring magplano sa kanyang lakad, gumagawa ng sariling plano, mula sa Diyos ang sagot ng dila. Ang Diyos ang magpapasya. Bagamat magpaksya tayo ayon sa ating sariling kalooban, wala itong silbi. Bagamat maraming plano ang mga Kristiyano sa kanilang puso, sa huli, ang Diyos ang mangunguna sa atin ayon sa kanyang plano. At kung hindi ka susunod, pangungunahan kanya kahit paluin ka pa kung kinakailangan. Kaya dapat tayong sumunod ng maamo. Mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Ngayon, ang huling pagpapasya ay nasa Diyos. Kaya hindi dapat tayo lumakad ng ayon sa ating sariling kalooban. Kung lumalakad ka sa daan na di pamilyar at naayon lamang sa sariling isip, ano kaya yung mangyayari? Maging nga sa ngayon, ang mga lugar na nilalakbayan natin sa unang pagkakataon, naroon na yung GPS navigation na nasa rating mga sasakyan. Kaya kapag pinindot natin kung saan tayo pupunta, ituturo ito ng mabuti. Lumipat ka sa kabilang linya, pagkatapos ay lumiko ka sa isang magiliw na paraan. Ang Espiritu Santo yung nagtuturo sa atin ng daang dapat lakaran at kinagabayan tayo. Tingnan din natin sa chapter 16 verse 9. Chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. Ang pagpaplano ay kanyang kalayaan. Subalit, kung mali ang iyong pagpaplano, ang kapamakan ay maaring mangyari. Kagaya ng sinabi ko, katanggap-tanggap ba ang ating plano sa kalooban ng Diyos? Ang nilalakaran ko ba ay ang ipinasya ng Diyos? Dapat tayong lumakad sa gabay ng Espiritu Santo. Bagamat ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Nangangahulugang itong bagamat may kanya-kanya tayong plano, dapat nating isaalang-alang kung katanggap-tanggap ito sa Diyos. Kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang kamay ng disiplina ng Diyos ay isa sa atin. Iwawaksin ng Diyos ang mga planong ito. Kaya nga doon sa Mateo 26:39, yung nilalaman ng huling panalangin ni Jesus doon sa Gethsemane ay, Ama, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Naghihintay kay Jesus ang matinding parusa, kahihiyan, kamatayan sa krus. Si Jesus ay nasa laman din na gaya natin. Siya rin ay napagod, nagutom, umiyak. Kapag biglang dumating ang pagdurusa, walang magagawa. Pero pagdaan sa pagdurusa, habang alam na kung ano ang naghihintay, ito ay hindi madali. Kaya nga sinabi niya, Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kayo may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.
Kung kalooban ng Ama, ako ay mamamatay. Gaano ba kahirap manalangin na ang kalooban ng Diyos nawa ang mangyari, na maging dugo ang patak ng kanyang pawis sa kanyang matinding paghihirap. Ganito kahirap. Naihalo ang kanyang dugo sa pawis. Ito yung katotohanan. Sa Hebreo chapter 5, sinabing siya'y nagandog ng mga panalangin at ang pakiusap na may malakas sa pagtangis at pagluha sa may kapangyarihan magligtas sa kanya mula sa kamatayan, na may malakas na pagtangis at pagluha upang magawa ang kalooban ng Diyos. Ito'y mahirap na gaya nito. Hindi ito madali. Minsan kailangan ng isang taong isuko ang lahat ng meron siya. Ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig ng Diyos kung saan maari tayong tumanggap ng pagdurusa at kamatayan. Should I live or die? Let it be according to your will. Madali lang natin itong sabihin. Subalit kapag dumating na yung oras, ayaw na natin. Kung nais nating sundin ang kalooban ng Diyos, dapat nating isuko ang sarili nating kalooban. Dapat nating isuko ang sarili nating plano. Tingnan natin, Santiago chapter 4, verse 14. Santiago chapter 4, verse 14. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano? Sasabihin mo, ngayon o bukas gagawin namin ang aming plano para sa buong taon? Ang ibig kong sabihin ay kailangan mong isaalang-alang ang buhay na meron ka bago ka magplano. Ano ka at ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Tulad sa isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at nawawala. Hindi mo nga nalalaman kung ano ang magaganap bukas, pero gumagawa ka ng plano para sa buong taon. Ngayon man ay hindi ninyo nalalaman kung anong magaganap bukas. Oo, hindi kayang makita ng mga tao ang hinaharap. Hindi nila kayang alamin ang paparating. Merong isang tao na pumunta sa Amerika para mag-aral at sinabi niya sa na siya'y magpapakasal pagkatapos niya na mag-doctorate degree. At ipinangako din ng kanyang ama na bibigyan siya ng malaking pamana pagkatapos niyang maikasal. At makatapos siya ng doctorate degree, ikinasal siya sa babaeng minamahal niya at nakuha ang mana ng kanyang ama at ngayon ay punong-puno siya ng pagpapala. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang kasal, habang siya ay papunta sa kanilang honeymoon, naaksidente siya at namatay agad. Narinig ko ang kwentong ito noon. Sa isang kisap mata, hindi natin alam ang maaring mangyari. Kahit na ang mangyayari bukas, hindi natin alam kung ano ang maaring mangyari matapos ang isang segundo. Hindi alam ng tao. Gaano nga kahangal? Napakahangal. Isang eroplano, ang Korean Airline, ang sumubok na mag-landing noon sa isla ng Guam, doon sa Pacific Ocean. Ito'y tumama sa isang bundok at sumabog. Lahat ng mga taong sakay ng eroplano ay namatay. Ito ay nangyari matagal na panahon na. Naalala ko pa ang nangyari noon. May ilang mga tao noon na nagtatrabaho sa Amerika ng mahabang panahon at naging maayos na financially pagkatapos ay nagpaplano ng bumalik sa kanilang pinanggalingang bansa at mamuhay ng matiwasay. Dahil kumita na siya ng maraming pera, inakala niyang hindi na siya magdurusa pa at nagbiyahe na siya kung saan niya at maging masaya sa kanyang buhay. Ang pinakauna niyang travel ay ang pagpunta sa Guam. At mula sa Guam ay sumakay siya ng eroplano kung saan silang lahat ay namatay. Sa Kawikaan chapter 27 verse 1, huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan. Ipinagyayabang mo ba ang kinabukasan? Tungkol sa ano? Ang pagyayabang sa kanyang mga plano na gagawin, ito ay sinusubukang mamuhay ayon sa kanyang sariling kalooban at hindi ayon sa Diyos. Gayun nga,
Huwag mong ipagmayabang o ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Ngayon ay talagang nabubuhay tayo sa delikadong panahon. Sinasabi nating baka hindi, baka hindi naman. Kaso, hindi natin alam kung kailan may sasabog na nuclear bomb sa taas ng ating mga ulo. Sasabog po ang mga iyon balang araw. Hindi ba't nakasulat na ito sa Biblia? Sa Sephanias chapter 1, sinabi rito na ang lahat ng mga tao sa mundo ay mamamatay tulad ng mga gamugamo. Mga gamugamo, para lang silang mga lamok kapag ini-sprayan ng pesticide ay namamatay. Tulad sa gamugamo ay namamatay sila. Sa Isaiah chapter 28 ay sinabi sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Ang mga tao sa mundong ito ay nagpapaliksahan sa pagtatayo ng matataas na gusali na para bang mabubuhay sila sa loob ng 1,000 taon at 10,000 taon. Ngunit ang naroon sa itaas ay pinagtatawanan sila. Kanyang wawasakin ang mundo at kanyang tutuhugin ang mga iyon ng bakal. Gayunman, ngayon ay dapat nating alamin ang plano ng Diyos, ang kanyang kalooban at dapat nating naisin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga awit chapter 90 verse 9, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumipas na gaya ng buntong hininga. Sa susunod na verse, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang mahirap o ang mahihirap at mayayaman ay meron silang sari-sariling paghihirap at mga alalahanin. Ang panahon ng pagmamalaki ay nagtatapos sa pagpapagod, kalungkutan, pagkabalisa, at kamatayan. Ito ay mabilis na lumilipas. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Talaga, ang buhay ay parang damo. Ang kayamanan, kasikatan, karangalan at kapangyarihan ng mga ito ay kagaya ng bulaklak na namumulaklak sa maikling panahon at pagkatapos ay naglalaho. Ako po ay gustong-gusto ko po ang bulaklak. Kaya nga kapag ako ay kapag may naiwang mga bulaklak pagkatapos ng mga kasal ay ibinibigay nila ito sa akin. Kung po pwede nga ay ilalagay ko ito sa lamesa ko o sa CR, napakaganda nito. Gaano nga tayo minahan ng Diyos at iginawa tayo ng ganitong kagandang bulaklak? Ngunit ito'y mabilis na nalalanta at di kalaunan ay nadudurog at bumabaho. Kaya ito ay tinatapon na dun sa basurahan. Brothers at sisters, kapag tinitingnan ninyo ang mga sikat na artista, napakagwapo nila at maganda, di ba? Pero kapag tumanda na sila, kulubot na yung kanilang mga balat. Kung ikikumpara mo yung mukha nila nung kabataan sila at sa ngayon, magkaiba na. Hiniling ko sa isang sister na panoorin natin ito pero ayaw niya. Kasi nga, magiging gayon din siya. Sabi niya, ayoko pong panoorin. Huwag ninyong ipagmayabang ang kagandahan. Walang kabuluhan ito. Sa di kalaunan ay malalanta sila. Sinasabi na ang damo ay matutuyo at ang bulaklak ay mahuhulog. Ang kapangyarihan ay walang kabuluhan. Ang kayamanan at kabantugan ay pawang walang kabuluhan at walang silbi. Lahat ng mga ito ay walang silbi. Sinabi ni David sa mga awit chapter 39 verse 5, narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga danggal, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay, tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Si David na dakilang hari ng Israel ay nanalangin ng ganito, O Diyos, sa iyong harapan ang aking buong buhay ay kasing lapad lamang ng iyong palad, kasing lapad ng iyong kamay. Tulad ito ng paglalagay ng isang langgam sa palad ng iyong kamay, ito'y tatakbo at mauhulog, ang aking buhay ay tulad sa wala sa harapan ng Panginoon. Namatay ang biyanan, yung biyanan ng anak ko dahil sa sakit.
Nagkita pa kami noon bago siya namatay at pumunta pa kami. Pumunta pa siya sa amin para makinig ng Bible seminar nung ako'y nasa Guam. Naalala ko pa yung sinabi niya nung panahong iyon. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Sabi niya, walang kabuluhan ang mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Alam niya talaga na walang kabuluhan. Sa English, pwede nating sabihin na nothing, nothing. Ito'y walang kabuluhan, walang saysay. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Sinabi ito ni Solomon, yung walang kabuluhan, ng 5 beses. Ginawa ni Solomon ang mga bagay na ninanasa niya. Mayroon siyang kayamanan, karangalan, katanyagan at kapangyarihan. Matapos na tamasahin ito ni Solomon ang lahat ng ito, tinanong siya ng Diyos, ano ang pakiramdam mo ngayon, Solomon? Sumagot siya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisihan. Ni antenya sa pakinig ay walang kabulsukan. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Kagaya nito, hindi niya kayang busugin ang puso niya kahit na nasa kanya ang lahat ng makamundong bagay. Hindi natin kailangan ng mga bagay na ito, maliban kung galing ito sa Diyos. Ano ang hinahanap mo sa maling lugar? Kaya dapat malaman ng mga Kristiyano na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay walang kabuluhan. Hindi dapat tayo maging sakim. Sa Mateo 6:34, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para sa ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Hindi tiyak ang bukas. Dapat ipahintulot ito ng Diyos. Tayo ay mga taong nabubuhay sa araw-araw para lamang sa kaharian ng Diyos. Kaya anuman ang pagsubok o paghihirap na maaring mangyari, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Ang pamumuhay ng tapat sa panahong ibinigay sa atin araw-araw ay dapat gawin ng mga Kristiyano. Ang mga plano ng tao ay plano na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin na huwag nang gumawa ng anumang plano. Malaya kayong makakagawa ng inyong plano, ngunit ang mahalaga ay kung ang plano ba ay talagang para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos o para sa sariling pagnanasa ng inyong laman. Kung wala itong kinalaman sa kalooban ng Diyos, kung gayon, ang lahat ng plano at pagpapagal ay walang kabuluhan at masama. Kaya nga doon sa Santiago 4:15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, kung gayon, gagawin natin ito at iyon. At kung hindi ito ang yung kalooban ng Panginoon, hindi natin ito gagawin. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, tayo ay mabubuhay. At kung hindi ito ang kalooban ng Panginoon, tayo ay mamamatay. Ganito ang dapat nating gawin. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang plano ng tao ay ang mabuhay ayon sa kanyang sariling paraan sa walang kabuluhang pagmamalaki at kasamaan. Mga brothers at sisters, ang mga salitang ito ay hindi sinabi ng sinumang sikat na tao. Ito ay salita ng Diyos. Ang mensaheng ito ay ibinibigay sa ating mga Kristiyano. Sa pagpasok natin sa bagong taon, dapat mabago rin ang ating puso. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, dapat mabago ang ating puso araw-araw. Kung titingnan natin sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, ito'y isang kasamaan sa lahat na ginawa sa ilalim ng araw
na isang kapalaran ang dumarating sa lahat. Gayun din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos ninyo'y nagtutungo sila sa kamatayan. Paano nagtatapos ang buhay ng mga tao? Sila'y nagpapakabaliw sa pera, sa babae, katanyagan at sa mga libangan sa buong buhay nila. Nang makita ni Haring Agripa si Pablo, sinabi niya, "Ikaw ay baliw." Sumagot si Pablo na, "Oo, ako ay baliw, ngunit mas higit kang baliw. Dahil hindi ako baliw, ako ay nagsasalita ng may karunungan." Ang mga tao sa mundo ay talagang baliw, sila ay wala sa sarili. Napakahalagang malaman kung saan sila nagpapakahangal. Kapag nakita ng mundo ang mga Kristiyanong nabubuhay para sa Panginoon, nakikita nila tayo bilang hangal o baliw. Oo, tunay na sila ay mga hangal. Ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. At sila ay puno ng kasamaan. Puno ng kasamaan ang kanilang puso. Sa huli, sila'y mamamatay at mapupunta sa impyerno. Nabasa mo na ba yung The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway? Sa palagay ko ay napanood ko na yung pelikulang ito ng 2 beses. Ngunit sa madaling sabi, ang pelikula ay hindi masyado interesting. Ang kwento ay nito ay simple. May isang matandang lalaki na nakatira malapit sa dagat ang namumuhay ng mag-isa. Ang hiling ng matandang lalaki ay ang makahuli ng isang malaking isda. Kaya siya ay sumakay sa bangka at pumalaot hanggang sa malayong parte ng dagat. Naghagis siya ng pamingkwit at nakahuli siya ng malaking isda. Pagkatapos ay sinabit at hinila niya ang malaking isda sa bangka. Itinali niya lamang ang isda sa gilid ng bangka at inuwi ito. Ngunit ng oras na iyon, inatake ng pating at kinain ng isda. Hinampas ang matandang lalaki ng sagwan ang pating. Sila ay naglaban. Nagpahinga ng kaunti yung pating, tapos hinampas ulit na naman ito ng sagwan ng matanda. Pagkatapos, bumalik ulit at kinain yung isda. Nakarating ang matandang lalaki doon sa pampang habang nilalabanan ang malaking pating. Nang siya ay bumalik, buto na lamang ang natira. Kinain lahat ito ng pating. Kaya sa huli, napagod yung matandang lalaki at bumalik sa bahay na nag-iisa at siya ay humiga sa isang kubo. Tapos na. Interesting po ba? Alam niyo po ba kung gaano kadakila ang kwentong iyon? The Old Man and the Sea. Ano yung itinuturo ng kwentong ito sa atin? Gaya ng matanda na ang hiling ay ang makahuli ng malaking isda, ang mga tao ay sa mundong ito ay nais gawin ang isang bagay. Ngunit habang sila ay nagsisikap, napagtanto nila na buto na lamang ang natira. Walang kabuluhan. Kaya siya ay nahiga dahil sa sobrang pagod, ibig sabihin ito ang buhay. Nang napag-isip-isipan ko, ito ay kahangahangang kwento. Kung mabilis na babasahin, ito ay boring. Ngunit ganun rin ay ito yung sinasabi sa Biblia. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kahit isang buto, walang natira. Kahit nga isang buto, talagang walang natira. Tingnan po natin saglit sa Jeremias chapter 45, verse 5. Jeremias chapter 45, verse 5. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon sapagkat narito ako ay magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Nagpaplano ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili at hindi para sa Diyos? Huwag mo itong gawin! Huwag mong hanapin ang mga bagay na ito.
Kapag naririnig ko na ang isang Kristiyano ay nagpaplano ng mga dakilang bagay, ako ay labis na nag-aalala. Ito ba talaga ay ipinapahintulot ng Diyos? Ito ba ay ayon sa kalooban o kalwalhatian ng Diyos? O ito ba ay para lamang sa sariling pagnanasa? Kung ito ay para sa pagnanasa, kung gayon ang hindi gawin ito ay isang pagpapala. Kung hindi ito ay pahintulot ng Diyos, dapat tayong huminto bago pa tayo tuluyang mawasak. Ako ay magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Napagpasya na ng Diyos na parusahan ang mundong ito, ngunit anong mga walang kabuluhang bagay ang iniisip mo? Sa Lucas chapter 12 verse 20, nag-imbak ng kanyang pananim para sa maraming taon ng mayamang hangal at sinabi, kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinabi ng Diyos, hoy, ikaw na hangal. Paniguradong hahangaan siya ng mga tao sa mundong ito. Sa isang magandang bahay na mayroong maraming bagay na sapat para makain at mabuhay sa kanyang natitirang buhay. Kanilang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan. Gaya ng sabi sa Job chapter 21, sila umiinom ng alak o ng iba pang inuming alkohol. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa shul. Nais din ba ng mga Kristiyano na maranasan ito ng kaunti? Nais ninyo bang tikman ito ng kaunti? Huwag ninyong gawin ito. Huwag ninyong hanapin ito. Napagpasyahan na ng Diyos na hatulan ng mga makasalanan na namumuhay ayon sa kanilang sariling kalooban. Ngunit, nais ba ninyong samahan sila? Kung nais ng isang Kristiyano na maging politiko, sinasabi ko sa kanila, pakiusap huwag. Nakita natin ang iba na nakikipagbuno sa politika, tama ba? Papasok ka ba sa laban ng iyon? Hindi lamang iyon, huwag dapat natin mag-isip ng gaya ng isang pulubi na nagnanais na maging milyonaryo sa mundong ito. Ito ay gaya ng pag-iisip ng pulubi sa harapan ng Diyos, tayo mga Kristiyano. Tulad sa nalulungkot, gayumay laging nagagalak, tulad sa mga dukha, gayumay pinayayaman ang marami, gaya ng walang pag-aari, gayumay meron ng lahat ng bagay, tulad ng tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tayo ay hindi pangkaraniwang tao. Bakit? Dahil ang Diyos na hindi nakikita ay kasama natin at dahil tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ang mga pinakahangal sa mga mata ng mga tao sa mundo, ngunit tayo ang pinakamatalinong tao. Huwag ninyong ituon ang inyong mga mata sa mundong ito. Ito ba ay sa iyo? Kahit na mag-ipon ka ng kaalaman, magpayaman, maging sikat, ito ba ay sa iyo? Gaano nga kahangal? Sa ating bansa, nakikita natin ang iba ay talagang nagiging miserable nang sila ay mahulog mula sa mataas na posisyon. Kaya pakiusap, huwag po kayo maging ganun. Ang kasaysayan ng tao at ang lahat ng mga bagay na nasa mundong ito ay para lamang sa kalooban at plano ng Diyos. Hindi ito ibinigay ng Diyos upang makamit sa ating pagnanasa. Kaya tingnan natin sa Awit chapter 33. Mga Awit chapter 33, verse 10 hanggang 11. Awit chapter 33, verse 10 hanggang 11. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan, ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatini, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi.
Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Lahat ng kanilang mga plano, sila ay gumagawa ng mga dakilang plano gaya ng pag-aabot sa langit na sinasabi nga ang kininila ang buong universe na sila ay gagawa ng malaking bagay para sa mundo. O ikaw na nananaginip, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng bansa kaya binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang mga plano ng mga bansa ay mabibigo. Walang matitira. Makikita mo yan. Sa isang bagyo, ang lahat ay mawawasak at sa isang apoy, ang lahat ay magiging abo. Kung ang isang nuclear weapon ay pakawalan, walang matitira. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan, ang payo ng Panginoon, kailanman ay nananatili. Ang kalooban ng Diyos ang mananatili magpakailanman kahit na hamakin ng mga tao ang Diyos, makikita mo iyan. Ang plano at kalooban ng di nakikitang Diyos ay tunay na may sasakatuparan. Tayo ay nabubuhay sa plano ng Diyos at ito ay para sa kanyang kalooban at kalwalhatian. Ngunit, bakit itinutuon natin ang ating mga mata sa ibang bagay? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at ang mga hangganan ng kanilang titirhan. Ito yung sinabi doon sa Gawa chapter 17. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bansa sa pamagitan ni Adan at itinakda ang kanilang panahon. Merong layunin sa loob ng itinakdang panahon. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Sa loob ng panahon na itinakda ng Diyos ay may sasakatuparan ng kanyang layunin. Ang layunin ng Diyos ay dapat maging layunin natin. Dapat maging atin ang kalooban ng Diyos. There is the will of God. It is holy, holy. Merong ganitong himno. Ang kalooban ng Diyos ay dapat maging kalooban ko. Ang plano at layunin ng Diyos ay dapat maging akin. Tinupad ng Diyos ang kanyang kalooban at na iligtas tayo sa pamagitan ni Hesus Kristo. Nais ng Diyos na maganap ang kanyang kalooban sa pamagitan ng mga Kristiyano at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya para sa layunin at plano ng Diyos, nabubuhay pa tayo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 38 hanggang 40, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin at ito ang kalooban na nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Iniwan ni Jesus ang kalwalhatian ng langit at pumunta sa lupa sa katawan ng tao at upang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Namatay bilang handog pangkasalanan, tiniyak ang walang hanggang katubusan, winasak ang batas ng kamatayan, at sa pamagitan ng muling pagkabuhay, ipinagkaloob niya ang kaligtasan na maaring matanggap ng sinuman. Ang daan ng walang hanggang buhay na sa pamagitan nito, tayo ay naligtas. Tama po ba? Tayo na mga naligtas ay kagaya ni Jesus. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Tingnan natin, tayo ang mga taong sinugo ng Diyos. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Pagkatapos matanggap ang kaligtasan ng aking natitirang buhay sa mundong ito, ay hindi dapat gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagligtas sa akin.
Ang kalooban ng Ama ay ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Hesus Kristo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito yung kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin. Mula rito, sa Juan 4:34, habang si Jesus ay naglalakbay, siya ay dumaan sa Samaria. Doon ay mainit. Siya ay pagod, nauuhaw at nagugutom. Kaya't nangingi siya ng tubig doon sa babaeng nasa balon sa Samaria. Pinakinggan ng babae yung salita ni Jesus at nakalimutan niya ng bigyan ng tubig si Jesus at tumakbo siya sa lungsod. Sa mga oras na iyon, ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod. Sila ay bumili ng mga pagkain para kay Jesus at sila ay nagbalik. Rabbi, kumain ka? Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Sino ang nagbigay ng pagkain kay Jesus? Wala sino man ang nagbigay ng pagkain sa kanya, hindi siya binigyan ng tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kapag tayo nagugutom at nauuhaw ng kaunti, nais natin kumain at uminom. May kasabihan sa Korea na kumain muna kahit na napakaganda ng tanawin. Nais natin na kumain muna kung tayo'y gutom. Ngunit nang si Jesus ay sobrang pagod, nauhaw at nagutom, kanyang sinabi, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng aking Ama. Ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang mga tao, kagaya ng Samaritana na nanguna, tayo ay dapat na mangaral ng Ebanghelyo at hayaan silang maligtas. Ito ang pagkain ni Jesus. Sa Mateo 5:6, sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Sino ba yung nagugutom at nauuhaw sa katwiran? Ang mga ligtas na Kristiyano ay dapat magnais na magawa ang kalooban ng Diyos at maisakatuparan ang katwiran ng Diyos kung paano ang taong nauhaw sa tubig, kagaya ng taong naghahanap ng pagkain, ay dapat nating naisin na magawa ang kalooban ng Diyos at ang katwiran ng Diyos, sapagkat sila ay bubusugin. Ang tiyan na matuwid na tao ay pinabubusog ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung paanong sila ay taong nagugutom para sa kaharian ng Diyos at naghahanap ng katwiran na parang pagkain at ang uhaw na tao ay naghahanap ng tubig, hindi ba ang Diyos ay magdadagdag ng pangangailangan sa ng kanilang laman? Sa Mateo, sabi rito, manalangin nga kayo ng ganito, masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit gayon din sa lupa. Ang kalooban ng Diyos na ipinasya sa harap ng Diyos ay naganap sa pamagitan ni Jesus, sa pamagitan ng mga Kristiyano, sa pamagitan ng buhay ng mga Kristiyano. Upang magawa ang kalooban ng Diyos, tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sa Mateo 12:50, sabi, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Ano yung nagpapatunay na tayo ay mga ligtas na naging mga anak ng Diyos at sambahayan ng Diyos? Ang nagpapatunay na tayo ay sambahayan ng Diyos, kayo nga, hindi ba kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo yung mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Pagkatapos maligtas, tinatawag natin ng Diyos na Ama at yung mga kapatid na brother at sister. Gaano nga ba ang gandang pangalan ito? Sino? Ito yung nagpapatunay kung sino ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang brother, sister, ang ina. Kung tinatawag mong Ama ang Diyos at brother at sister mga kapatid, ngunit kung ipinapamuhay mo ang sarili mong buhay, ito ay kasinungalingan. Kung hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, ito ay kasinungalingan. Hindi po ba?
Sinasabi ng Biblia na ang sino mang nakikinig ng salita at kinakalimutan nito ay niloloko ang kanyang sarili. Sa Efeso 5:15-17, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang malagang oras na ibinigay sa atin. Paano? Para saan? Ito ay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dapat nating gamitin ang oras na ibinigay sa atin upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Maraming beses na natin itong napakinggan. Tayo ay nabubuhay upang gawin ang kalooban ng Diyos sa mundong ito. Upang magawa ang kalooban ng Diyos, ang ating puso ay tumitibok pa. Nabubuhay ba tayo dahil hindi pa tayo namamatay? Nabubuhay ba tayo dahil may gusto pa tayong gawin? Ang panahon ngayon ay mas napapaisip ako sa mga ganitong bagay. Wala na akong anumang pinagsisisihan. Ninanais ko na nga pumunta sa harapan ng Panginoon, ngunit hindi pa maari sa ngayon. Hanggat hindi pinapahintulot ng Diyos, dapat kong gawin ang gawain ng Diyos na kanyang ipinagkatiwala. Sinasabi sa Biblia, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Ito ay katapatan na maisagawa ang salita ng Diyos sa kanyang kalooban hanggang kamatayan. Kaya kung tayo ay mamamatay ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay kalwalhatian. Ngunit kung tayo ay mamamatay dahil sa pamumuhay sa ating sariling kasiyahan, ito ay sumpa. Alam ba ninyo ito? Paumanhin, ngunit hindi ito naunawaan ng mga hindi ligtas. Sinasabi nila, anong ibig sabihin ninyo? Ngayon, dapat nating malaman ang ipinasyang kalooban ng Diyos at maipamuhay ang ating natitirang buhay para sa kalooban. Tingnan natin sa Roma 12:2. Sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat tularan ang masamang henerasyon na ito, kundi patunayan kung ano ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip at pamumuhay ng kanyang kalooban. Sa 1 Pedro 4:1-2, sinasabi nito, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandaatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Tingnan natin. 1 Pedro chapter 4. Verse 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, siya ay nagdusa sa krus upang iligtas tayo, sandatan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Anong ibig sabihin ng gayong pag-iisip? Dapat tayong maghirap din katulad ng Panginoon. Sa Pilipos 1:29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pagkatapos maligtas, ang buhay pananampalataya ng Kristiyano ay ang magdusa para kay Kristo na siyang nagligtas sa atin. Para saan? Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Alam ba ninyo kung bakit nakakagawa ng kasalanan yung mga Kristiyano? Meron ako nakitang sulat na nakapaskil sa subway. Ang sabi ron, ang mga bubuyog ay walang oras para malungkot. Nung ako ay nangangaral sa probinsya, ako ay nag-alaga ng mga bubuyog. Sila ay napakasipid. Sila ay mayroong maiksing buhay dahil sila ay napakasipag. Ang mga bubuyog ay walang oras upang maawa sa kanilang mga sarili. Hindi nila sinasabi, oh,
Gaano ba kahirap ang aking buhay? Sila ay walang panahon upang malungkot. Sila ay hindi nag-iisip ng ganito. Ang taong tamad ay nagkakasala. Ang bisikleta ay matutumba kung hindi umaanda. Tayo ay maaring mabuhay ng lubusan para sa Panginoon o maaring mahulog sa pagkakasala sapagkat ang nagdusa sa laman ay nagdusa na sa kasalanan. Ibig sabihin na ang mga namumuhay ng buhay na may kahirapan para sa Panginoon ay wala ng oras para magkasala. Siya ay walang oras na malungkot. Siya ay walang oras upang magkaroon ng negatibong pag-iisip dahil sa kanyang kalagayan. Dahil nahulog ka sa pagkaawa sa sarili, anong problema sa iyong kalagayan? Ang mga nagdurusa para sa Panginoon ay hindi nagkakasala at upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sinasanay tayo sa pamagitan ng kahirapan. Ito ang tumutulong sa atin upang mabuhay para sa kalooban ng Diyos at hindi para sa ating mga pagnanasa. Ito yung pinakamaganda para sa Kristiyano na magdusa para sa Panginoon. Ang kahirapan ng ating pinakamagaling na guro. Huwag natin itong kamuhian. May pagmamalaki ba ng Kristiyano kung siya ay namumuhay ng komportable? May pagmamalaki ba ng Kristiyano kung siya ay nakakakain ng maayos at namumuhay ng maayos sa mundong ito? Maraming tao sa mundong ito ang nakakakain at namumuhay ng maayos. Naiinggit po ba kayo sa kanila? Hindi ako naiinggit sa mga iyon. Namuhay ako sa kahirapan mula sa pagkabata kaya't hindi ako natatakot na maging mahirap. Ako rin ay nasisiyahan sa pagiging mahirap. Dapat tayong masiyahan sa kahirapan. Huwag ninyong kaingitan ng mga mayayaman. Ano ang inyong kinaingitan sa kanila? Dapat nating ipamuhay ang ating natitirang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Inilagay tayo ng Diyos sa mundong ito para dito. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating kahirapan upang mabuhay para sa Kanya. Kung titingnan natin doon sa Filipos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ang Espiritu Santo na nasa atin ang siyang nagpapaunawa sa atin ng kalooban ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas upang naising gawin yung kalooban ng Diyos at isa katuparan ng kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na gawin ang kalooban ng Diyos. Sa unang Juan, chapter 2, verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang kasakiman, kayamanan at kaluwalhatian ng sanlibutang ito ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Siya ay makakasama ng Panginoon magpakailanman. Naniniwala po ba kayo dito? Kaya nga doon sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hangganan. Bagamat hindi natin ito nakikita sa ngayon, ay mayroong kaharian ng walang hanggang kalwalhatian ang inihanda ng Diyos para sa atin, na ating mapagmamasdan. Kaya nga doon sa Apokalipsis chapter 14 verse 13, sabi doon, mapapalad ang mga patay na namatay kay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginawa. Bagamat dukha tayo at may mga kahirapan sa mundong ito, tayo ay mabubuhay para sa walang dukhang mundo. Tayo ay gumagawa para sa kaharian ng Diyos sa mundong ito. Nabubuhay tayo sa loob ng oras para sa walang hanggang at nabubuhay tayo sa laman para sa espiritual na mga bagay. Paano nga ito? Maunawaan nga ba ito ng mga tao sa sanlibutan? Gayunman, ang Kristiyano ay dapat malaman ito. Kaya nga, dun sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7,
sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Ang pananampalataya ay pamumuhay para sa hindi nakikita. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito'y tunay na kaligayahan na lumakad kasama ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya na hindi umaasa sa nakikita. Lahat ng mga mararangyang bagay na nakikita natin, lahat ng mga tumutukso sa atin ay mga kasinungalingan. Ito ay pain na ginawa ng Diablo. Hindi dapat tayo padaya sa mga ito. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung kakalimutan ng isang Kristiyano ang kalooban at plano ng Diyos at mabubuhay para sa walang kabuluhan niyang plano at layunin, ito ay kasalanan ng pagsuway sa Diyos. Ang kasamaan ay masamang gawa. Ang mga ito ay kasalanan. Isang kasalanan. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Subalit, kung alam natin ito at hindi sinusunod, ito ay nagiging kasalanan. Kasalanan para sa mga hindi ligtas ang gumawa ng masama. Ngunit kung alam ng Kristiyano ang mabuti at hindi ginagawa ito, ito ay kasalanan. Tiyak po ito. Subalit, sa Filipos chapter 2 verse 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Ang isang taong naligtas ay nagsisikap para lamang sa sarili niyang gawain, nabubuhay para sa sarili niyang kaisipan, at hindi nagsisikap para sa gawain ni Kristo Jesus, nabubuhay para sa sarili niyang plano at hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ito ay napakalungkot na kwento. Dapat natin itong katakutan. Ayos lang ba ito? Gaano katagal? Nang magsimula ang New Year's Retreat, nagpasya tayo. Mabubuhay ako nang nararapat para sa Panginoon. Hindi na ako kailanman mabubuhay para sa pagnanasa ng aking laman. Ganito tayo nagpasya. Gayunpaman, paglipas ng ilang araw, ang determinasyon na ito ay unti-unting nanghihina. Kapag nakita ang isang magandang bahay, oh, ang ganda ng bahay. Isang magandang kotse ang dumaan. Kailan kaya ako makakapagmaneho ng ganung kagarang kotse? Ganito ang pamumuhay ayon sa nakikita. Ang mga nakikita ay lilipas. Ang mga hindi nakikita ay walang hanggan. Dapat natin pagtuunan ang walang hanggan, maluhating pangako ng Diyos. Bakit ka magpapadala sa mga nakakaakit na bagay na nakikita? Bakit kayo natutukso ng mga ito? Bakit kayo naiinggit sa kanila? Dapat ba tayong magsikap na masiyahan sa mga ito? Tingnan sa Hebreo 10:36, sabi, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Ang pagtitiis ay pagtitiis sa mga kahirapan at kapigyatian. Dapat tayong magtiis. Ang mga Kristiyano ay may pagdurusa. Ang pagdurusa ay binigay sa kanila.
Subalit ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan at karunungan upang malampasan ito, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong magampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Si Jesus ay sumunod hanggang kamatayan. Pagkatapos ay pumasok siya sa kalwalhatian ng Diyos, tama? Gaano naman nagdusa si Apostol Pablo? Sinabi niya, bago siya namatay, nakalaan na sa akin ang putong ng kalwalhatian. Pagkatapos nating matanggap ang pagdurusa na hindi magtatagal, ang kalwalhatian na ibibigay sa atin ng Diyos ay walang hanggan. Dapat tayong magtiis hanggang sa huli na pinagmamasdan ang kalwalhatian na iyon. Dapat tayong magtiis at muling magtiis hanggang sa makatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Ito ang walang hanggang kalwalhatian na ipinangako ng Diyos. Dapat tayong magtiis hanggang makamtan ang malwalhating gantimpala. Kung gayon, ay dapat palagi tayong manalangin ng ganito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Pakiusap, huwag mo pong hayaang gawin ko ang gusto ko. Pakiusap, haya mo pong gawin ko ang ayon sa kalooban ng Diyos. Mabuhay man ako o mamatay, dapat nating naising matupad ang tanging kalooban ng Diyos. Okay, tingnan pa natin ang isa pang salita sa Biblia sa mga kawikaan. Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 7. Babasahin ko po. Kawikaan 3:5 hanggang 7. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Dito, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag manalig sa sarili mong pangunawa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Sumampalataya lamang sa pangako ng salita ng Diyos at huwag magtiwala sa sariling pangunawa. Ibig sabihin nito ay dapat nating itapon ang sarili nating kaisipan, sariling kaalaman at bawat pangangatwiran. Ang pagtitiwala sa sariling pangunawa ay pagbabaliwala sa pangako ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang proteksyon ng Diyos ay hindi kailangan dahil gusto nilang mabuhay ng ayon sa kanilang sarili. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Ibig sabihin, hayaan natin ang Diyos ang mamahala sa lahat ng bagay. O Diyos, ano pong gagawin ko sa bagay na ito? Gaya nito, dapat tayong sumangguni sa Diyos. Kung hindi natin naunawaan ng lubos, magtanong tayo sa mga pastor. Magtanong tayo sa mga iginagalang na mga elders na lumalago sa pananampalataya. Kung gayon, ay gagabayan nila kayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Huwag kayong gagawa ng ayon sa sarili ninyong kagustuhan ng walang ingat. Sa tuwing gagawa tayo ng importanteng bagay ay dapat tayong mag-ingat na manalangin at dapat nating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos upang makagawa ng desisyon. Ngunit kung minsan, may iba na inuuna muna ang sariling isip ng walang ingat at sisisihin ng Diyos pagka nabigo na. Diyos, bakit hindi mo ako tinulungan? May talata na sinasabi, ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Huwag natin itong gagawin. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Ibig sabihin, dapat natin hayaang pumasok ang Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin ay dapat tayong sumangguni sa Kanya. Pagkatapos, itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ibig sabihin, ang Diyos ang magtuturo.
Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Mas marunong ba tayo kaysa sa salita ng Diyos? Mas mabuti ba ang karunungan natin? Binabaliwala ba natin ang salita ng Diyos? Sige, gawin mo ang ayon sa gusto mo. Bagamat nabubuhay ayon sa sarili nilang gusto ang mga tao sa mundo, ay walang ginagawa ang Diyos. Bakit? Dahil mapupunta sila sa walang hanggang impyerno. Subalit, hindi kailangang hayaan ng Diyos na mamuhay ang mga Kristiyano ayon sa sarili nilang gusto. Bakit? Dahil kapag hinayaan sila ng ganun, ay mabibigo sila. Kaya, hindi sila kailanman hinahayaan ng Diyos. Bago mabigo, ay maari na silang parusahan ng Diyos. Kung sila ay mga anak ng Diyos, ay mahigpit niya silang kukontrolin. Dapat tayong matakot sa Diyos nang may takot at panginginig. At dapat tayong lumayo sa masasama. Dapat natin gawin ito dahil anumang hindi kalooban ng Diyos ay masama. Kaya dapat tayong magpasya sa ating puso na gawin ang kalooban ng Diyos. At dapat nating ibigay ang ating pinaka makakaya upang magawa ang ayon sa ating ipinasya. At gawin ito ng buong puso. Ang Kristiyano ay dapat magkaroon ng iisang pag-iisip at taimtim na manalangin na maisakatuparan ang tanging kalooban ng Diyos. 1 Korinto 15:58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kahit na gumagawa kayo hanggang ngayon, ay dapat pa rin tayong gumawa ng higit pa. Higit pa, sa Kolosas 4 ay may salita na ang mga ito lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Tayo ay ang mga taong gumagawa ng sama-sama para sa kalooban ng Diyos at kanyang kaharian. Dapat tayong magkaroon ng malawak na puso para sa world mission, hindi lamang sa Korea, kundi pati sa buong mundo. Dapat tayong magplano ng malaking gawain, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kung gayon, isa sa katuparan ito ng Diyos. Bago ang katapusan ng mundo, ay dapat nating maisakatuparan yung dakilang gawain ng Diyos at makatayo sa harapan ng Diyos. Hindi ako mamamatay ng ganito dahil pakiramdam ko ay mabigat pa rin. Maging sa taong ito, dapat nating gawin ang ating pinakamakakaya para sa world mission ng ating buong puso, ng ating buong lakas. Mga kapatid, gumawa kayo ng resolusyon ngayon. Gumawa kayo ng desisyon na manalangin. Gumawa kayo ng desisyon na magbasa ng Biblia. Gumawa kayo ng desisyon na mag-evangelize. Magbigay ng eksaktong ikapo. Magbigay ng offering para sa mission abroad. Nagpapasalamat po ako. Ilang araw nang nakaraan nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang sister. Sabi niya, "Pastor, ako po at ang aking asawa ay nagpasya na magbigay ng 4 na milyon para sa world mission." 4 na milyon. Sa katunayan, marami pa pong mga brothers at sisters ang gumagawa nito. Kung minsan, may mga kapatid na may sapat na yaman, subalit karamihan ay mahihirap. Ang nagpasya na magbigay nito ay nakatira sa probinsya. Sumagot ako sa kanya ng maraming salamat. Hindi ko kailangan sabihin ito. Ang Panginoon ang tutulong sa kanila. Sa pasimula ng taon ay dapat tayong gumawa ng desisyon at gawin anuman ang napagdesisyonan natin. Pagkatapos, ang Panginoon o ang Diyos ang magsasakatuparan nito. Gawin natin ito ng sama-sama. Dapat nating maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos ng may isang pag-iisip at pagtulungan o pagtulong-tulungan kasama ang mga brothers at sisters. Gawin po natin ito ng sama-sama. Hanggang sa maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Manalangin na po tayo.
Maabagin naming amang Diyos, sa una ay mga malayo kami sa Diyos at nasa kasalanan. Ngayon may natagpuan mo po kami at ibinigay sa amin ang iyong anak upang mamatay sa krus bilang pantupos para kami ay maligtas. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya para sa amin. Paano nga namin masusuklian ang lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa amin ng Diyos? Ang aming katawan at espiritu ay sa Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kaming mabuhay para lamang sa kalooban ng Panginoon at para sa kalwalhatian ng Diyos. Hayaan mo din po na mabuhay at mamatay kami para sa Panginoon. Hindi po namin nalalaman kung gaano na lamang kami mabubuhay para sa Panginoon sa nalalabing panahon. Gayunpaman, pakiusap, tulungan mo po kami na huwag sundin ang pagnanasa ng aming laman at huwag matukso sa mundong ito sa maikling panahon ng aming buhay. At gumawa lamang nawa kami ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matupad ang banal na gawain ng Diyos. At pakiusap, tulungan mo po nawa kami na maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon sa pamagitan namin sa gayon ay maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. At nawa, magkaisa ng pag-iisip ang mga anak ng Diyos, ibigin ang isa't isa at paglingkuran ng Panginoon at gawin ang lahat para ikakalwalhati ng Diyos. Kaya pakiusap, bigyan mo po kami ng karunungan, kapangyarihan at katapangan. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon. Amen.